Good evening sa inyo lahat. Good evening po. Okay, ngayong gabi, possibly yung last meeting natin kung hindi natin matatapos yung lecture ni Sir Bayona. I hope pinanood nyo yung lecture. Hindi ko na i-share dito. Kumakita sa akin. Okay. So, nung mga nakaraang Recording in progress. Okay, so familiar tayong lahat na ang mga bansa sa Latin America ay naunang maging independent kumpara sa Pilipinas. Maliban sa Cuba at Puerto Rico, ang mga kolonya ng mga Europeong bansa sa Latin America ay nakamit ang kani-kanilang kalayaan. Ang ganitong sitwasyon ay humantong dahil sa mga reforma na ipinatupad ng Espanya o ang tinatawag na Bourbon reforms at ng Portugal na tinatawag namang Pambaline reforms. Mr. Abuan, andito ba? Mr. Abuan? Wala. Wala pa si Mr. Abuan. Mark Joshua. Andito po. Okay. Sa yung pagkakaunawa sa pinanood na lektura ni Professor Bayona at nalalaman tungkol sa kasaysayan ng daigdig, ano yung ibig sabihin ng Bourbon reforms? Ano yung meron dito? Mr. Abuan? Sir, hindi ko po natandaan. Okay, okay lang, okay lang. La Rosa, Francisco. Ano yung Bourbon reforms, Mr. Hello po, Francisco. Sir. Sir, ang alam ko lang po sa Bourbon reforms eh,
reform lang po siya na ano yung from the Spanish crown eh. Ilan po talaga yung tindihan ko doon. Okay. Anong mga aspeto kaya yung tumutukoy? Kasi yung background ng tanong ay may kinalaman sa pagkakamit ng kalayaan ng mga bansa sa Latin America. Sa iyong pagkakaunawa dito, dun sa background na aking sinabi, ano kayang aspeto ng buhay o pamumuhay ipinatupad yung Bourbon reforms? Mr. Francisco. Katulad sa Pilipinas, kung maalala nyo, ang 18 at 19 na siglo ay nagdulot ng napakaraming pagbabago sa buhay ng mga Indio, kasama na ng mga Kriole, ng mga Ilocado, Peninsulares, at mga Cototubo. Gamit yung karanasan sa Pilipinas, ano kaya yung, anong aspeto ng buhay ng mga taga-Latin America ang binago nitong Bourbon reforms? Anong aspeto ng buhay nila? Sir, sa economic po, kasi pagkakalala ko po sa Bourbon reforms, kasama rin po dito yung pag-regain nila ng control over transatlantic trade. Eh. So, ayun sir, tingin ko, economic yung ano nila dito. Yes, all-encompassing ito, hindi lang yung ekonomiya ang pinakialaman at tinangkang baguhin ng sitwasyon na ito, maging yung politika, yung social aspect, and even yung simbahan ay gusto nilang pakialaman. Gusto nilang pasukin yung kapangyarihan ng simbahan. So sa ayon sa lektura ni Professor Bayona, ang kalayaan ng mga bansa sa Latin America ay naka-apekto dito yung mga pagbabagong itinatupad ng Espanya, ganun din ang Portugal. Sa case ng Portugal, yung aspeto na rin na binanggit, yung economic, social, and political side ay kanilang pinakaelaman at nagpatupad sila para baguhin yung mga patakaran sa mga kolonya nila. Mr. Abuan, ano bang sikat at malaking bansa sa Latin America ang kolonya ng Portugal? Mr. Abuan? Brazil po, sir. Brazil, correct. So yun yung biggest, and halos yun lamang ang colony ng Portugal sa Latin America. So ang nakaranas ng mga pagbabago sa pinag-uusapan natin, 18 yung mid-1700s, dito umusbong o pumasok at nakilala yung mga reforma na ipinatupad ng dalawang bansa, ng Portugal at ng Spanya. So tinukoy ni Professor Bayona sa kanyang lektura na mula nang makamit ng mga bansa sa Latin America, iba't ibang mga pagbabago yung idinulot nito sa kanila. At nakabuo ito ng iba't ibang mga bansa at iba't ibang direksyon ang kanilang
tinungo kung paano ngayon sila nag-i-exist bilang mga independent countries sa daigdig. So pinupunto niya na yung Spain at Portugal ay nagkaroon ng economic stagnation. Nagkaroon ng krisis sa politika at ekonomiya. Kaya naman kinailangang pakialaman yung kanyang mga kolonya sa Latin America. Binanggit ni Professor Bayona na maayos o okay yung sitwasyong o pamumuhay sa mga kolonya ng dalawang bansa. Kaya pinakailaman nila ito, pinasok nila, tinangka nilang kontrolin yung kilos at pamumuhay sa mga bansang ito. At sa hindi inaasahan, ito yung pagsimula din ng paghina ng kanilang kapangyarihan hanggang sa mauwi sa pagtatamo ng kalayaan ng mga bansa dito. So, mahina na yung pundasyon at pabagsak na halos yung sibilisasyon ng Portugal at ng Espanya. Kaya kinailangang puksain, kinailangang lipulin at magkaroon ng ligalik sa mga kriole sa Latin America. Pag sinabing kriole, ano yung ibig sabihin nito? Mr. Alonso, ano yung ibig sabihin ng kriole? Ang kriole ay tumutukoy sa sinong grupo? Mr. Alonso. Andito ba? Wala. Paharilyo, nandito ba? Paharilyo, wala. Paharilyo, okay, wala din. Corbano, nandito ba? Pag sinabing kriole, sino yung bumubuo dito? Sinong grupo ito? Urbano, wala. Estrada. Sino yung kriole? Bakit mahalaga yung papel nila kapag pinag-uusapan ang kalayaan ng Latin America? Okay, wala din. Estrada. Arca? Andito ba si Arca? Arca? Okay, wala din si Arca. Wala, Arca. Okay, wala rin. O.A. Ferina. O.A. Ferina. Rodolfo, andito ba? Wala rin. Mr. Rodolfo? Okay, wala. Rodolfo? Okay. Basco, andito ba? Pasko, or baka ito pa kasi yung class record ko sa hello po siya contemporary. Baka hindi na nag-enroll. Okay, wala rin si Basko. Hello po, sir. Sino ito? Sino yung nagsasalita? Hindi ko makita. Basko po, sir. Basko, okay. Sir Basko. Sino? Sa pagkakalala ko po sa lecture po, sir, yung mga Creoles po sila po yung parang mix po yung race nila. Pwede po silang French or Spanish race po. Ganun po. Pakiulit nga yung sagot.
sila ay of mixed blood. Tama ba? Of mixed blood? Ah, sorry? Opo, sir. Ang mga Creole ay? Para okay. Mixed, ano yung mixed okay, races mixed po sila. Ah! Okay. Pero ano yung... Ano yung dominant sa kanila? Or if not the correct question, paano sila naapektuhan nung mga reforma na ipinatupad ng Spain at ng Portugal? That's my follow-up question. Paano naapektuhan ang mga Kriole sa mga reforma na ipinatupad ng Spain at Portugal? Yung sabi po ni Sir Bayona po, yung isa po doon yung public post po. Yun po yung isang nagkaroon po na ano po doon sa colonization po ng Spaniards. Okay, sige, sige. Thank you. Espinola, April. Miss April, andito ba? Miss April? Wala. Same question. Paano naapektuhan ang mga Kriole sa mga reforma na ipinatupad ng Spain at Portugal? Wala si Miss April. Okay. April. How about Johnson, Miguel? Nandito pa ba? Or drop na yata ito? Wala rin po sa... Johnson, Miguel, nag-enroll ba? Okay, wala ka. Bantugan, nandito ba? Hello po. Okay. Sino ang mga Kriole? Pag sinabing Kriole, tinutukoy nito sino? Mr. Bantugan. Steven? Wala, okay. Wala si Steven. Hello po. Yes, sir. Sige, Steven. Sir, sa pagkakaalam ko po, parang katulad po na nasabi kanina, mixed blood po siya, pero parang mas majority po dito ay sa Americas na side po. If I'm not mistaken. Okay. Tapos yung sa question naman po na paano sila na-affect nung mga reforms na nagawa, bukod po dun sa public post na nawala sa kanila, yung mga economic surpluses din po ay nalipat po sa kamay ng mga peninsulares. Tapos na-affectuhan din po sila nung emergence ng pardo militias. Tapos ayun nga po, yung superiority po nung mga Creoles ay nabawas or totally nawala. Okay. So, sa mga reforma na ipinatupad ng Spanya at Portugal, pangunahing naapektuhan nito ay ang mga Creole. Ang mga Creole ay tumutukoy sa Spanish born in the colony. So mga Kastila sila ay may dugong Kastila, ang mga Kriole, pero ipinanganak sila sa kolonya. Diba? Kung maaalala nyo sa Pilipinas, diba? May mga nagkaroon ng hidwaan at na-discriminate yung mga Kastila na ipinanganak sa Pilipinas o sa kolonya. Correct. Ayon kay Ms. Avedo, Spanish descent, basahin natin yung sinabi ni Ms. Saavedra. Pero pinanganak sa Latin America. May mga insulares, di ba? Creole. Sila yung mga, may dugo silang
may dugo silang, correct, Mr. Patrick Flores at Mr. Crespo. Sa Pilipinas, insularis yung tawag natin sa kanila. Sa case ng Latin America, sila yung mga Kriole. May dugo silang Kastila, pero sila ay ipinanganak sa Polonya. Wait, bigyan natin ng grade yung mga nag-chat. That's Crespo. Okay. Crespo Flores. Flores Patrick. Saavedra. Saavedra Angel. Okay. So yun. So malinaw na ang Kriole na pangunahing naapektuhan dun sa mga pagbabago na ito pinatupad ng Spanya at Portugal sa Latin America ay yung mga Kastila na ipinanganak sa bansa na iyon, sa kolonya, so sa labas ng Espanya. So pakiramdam ng mga ito, ng mga Kriole, ay sinadya yung mga pagbabago para kontrolin yung kanilang yaman, yung kanilang kapangyarihan. Yaman in a sense na simula ng ipinanganak sila sa Latin America bilang mga Kastila o may dugong Kastila, nagkamal sila ng kapangyarihan at ng karangyaan. At nung 18th centuries and early 19th centuries, tila pinupunteriya yung kanilang social status, yung kanilang power, yung kanilang participation and positions, administrative positions, and even yung influence nila sa simbahan. At naputunayan ito dun sa na-mention kanina din naman ng isang yung kaklase, yung pagkawala nila nga ng public post, yung posisyon nila sa pamahalaan. Binanggit din dito yung at pinalitan sila ng mga peninsulares. Peninsulares, sino naman ito? Para lang malinaw. Peninsulares, tinutukoy nito sino? Peninsulares, tawagin natin si Descalyat, nandito ba? Descalyat. Wala. Okay, wala si Descalyat. Descalyat. Bernardo, nandito ba? Okay, wala din si Bernardo Von. Hello po, sir. Pag sinabing peninsulares, Mr. Von, sino ang tinutukoy naman nito? Mga ano po ba, sir? Kasi po sa pagkakaalala ko, yung mga Spanish-born tapos po, naka-recite po sila sa mga Spanish Indies or Spanish Guinea. Mm-hmm. So yung mga peninsulares naman ay may dugong Kastila at talagang ipinanganak sa Espanya. So may nagkaroon ng diskriminasyon sa pagitan nila ng mga peninsulares at Kriole o insulares in case sa Pilipinas. So parang sa tingin ng mga peninsulares, mababang uring na Kastila yung mga Kriole at insulares. Kumbaga kung iisipin na simula ng masilayan ng isang Kriole ang daigdig, yung hangin na nalanghap niya ay sa kolonya, so mas mababa. So may ganung kung i-explain natin in layman's, parang ganun na mas mababa yung worth sa kolonya. Kaya kahit Kastila ang isang tao na ipinanganak doon, it follows na mas mababa yung uri niya. Diba? Kaya sa pagkapatupad nitong Bourbon and
and Pombaline reforms, pinaboran yung mga peninsulares. Correct. That's correct, Flory. Yung racism, kumbaga between and among the Spaniards, nangingibabaw yung racism. So, masahin natin yung ilang mga chat, mga klase ninyo. Ayon kay Angelo Sunga, white descendants or Spaniards, ito nga yung mga pinanganak sa Peninsular Spain, ito yung mga peninsulares. Mostly sila ang nag-i-enjoy ng political power and economic privileges. So, ayon naman kay Mr. Nidad, from the word itself, peninsula, mga pinanganak po sa Espanya. Ayon kay Miss Bia, sila po yung mga Spanish yung pinanganak sa Spain, pero ninirahan sa ibang lugar o bansa. Rafael Pitalvero, Spanish born Spain that migrated in the colonies. Okay. Immigrant of some Spain. Okay. So nabanggit na nga Spanish born sa Spain. So between and among the peninsulares and creoles at insulares or insulares, andun nga yung mas mababang uri yung mga Creole. Pero sa case ng Latin America, pinapakita dito yung for many decades naging powerful yung mga Creole sa Latin America. At ito yung gustong gibain. Ito yung nais banggain ng reforma. Binanggit din sa dahil doon binabanggit ni Professor Bayona na syempre naramdaman ng mga Creole yung pagbangga sa kanila yung direktang pag-alis ng mga pribilehiyo, ng impluwensya at kapangyarihan na meron at dati-rating kanilang sa Latin America. So nariyan din yung binanggit ng isa niyong kaklase na pumo ng mga military forces na yes, na wala yung superiority nila dun sa mga bansa na dati ay sakop at kontrolado nila. Nariyan din, kabahagi ng reforma ay yung pagbubuo ng mga militias, ng mga military forces composed of peninsulares and even yung mga katutubo para gibain o pahinain yung kapangyarihan ng mga Creole. Dinagdagan yung bilang bahagi nito, iba't ibang mga regulasyon ang ipinatupad ng Spain para magipit yung kilos ng mga Creole. Doon sa isang slide ni Professor Bayona, pinaliwanag niya na yung painting na kanyang pinresenta doon sa isang slide, yung mga Creole is may namuuna sa mga reformang ipinatupad ng Spain at ng Portugal, namuuna yung pagnanais na maghigante nitong mga Creole. So nakikita natin yung unti-unting nabubuo yung hidwaan ng isang Kastila laban sa kapwa niya, Kastila. Maliban sa pakiramdam na maghiganti o hindi man paghiganti in the strict sense of the word, yung pagnanais na ibalik yung dati nilang karangyaan at pribilehyo, nariyan din yung issue ng mga katutubo. Yung grievances na namumuo din sa mga katutubo. Napag-usapan na natin ito at later mabibigyan ulit ng emphasis yung mga revolts. Pero sinasabi bilang background ayon kay Professor Bayona nitong issue ng kalayaan o independence ng Latin America, hindi lamang mga Creole yung nagkaroon ng grudges laban sa mga Kastila. Mahabang panahon nang nabubuo yung pagnanais ng mga katutubo
na magiganti. So kasi patuloy na kinukuha yung kanilang mga ari-arian, nariyan na kumbaga yung mga karapatan ng mga katutubo ay nawawala, kung hindi man ay unti-unting sinisira at hindi pinapahalagahan. So masasabi natin na sa unang bahagi ng lektura ni Professor Bayona, gusto niyang ipahatid na ang mga reforma ng Spain at Portugal ay magpapakita ng mismong paghihina nila bilang mga bansa. Diba, iba't ibang mga krisis sa politika, lalong-lalo na kasi may time sa kasaysayan ng Spain na halos sa isang taon ay 3 hanggang 4 o 5 pa nga na leader ang namumuno sa kanila, kumbaga ang napapalitan. 3 hanggang 5 leader ang kailangang umupo dahil sa mahina yung nauna. Kumbaga sa isang loob na isang taon, nagkaroon ng political crisis talaga ang Spain. At sa panahon nga na ito, yung mid-18th century, makikita talaga hindi pagbagsak, pero yung paghina. At itinago nila yung kahinaan na ito, yung paghina na ito ng Spain at Portugal ng mga reforma. So, tinatawag ni Professor Bayona yung panahon na ito na Second Conquest of America. Na kung maalala ninyo, sa case ng Pilipinas, noong naramdaman ng simbahan at ng buong estado ang paglakas ng reforma at mga pag-aalsa, maraming beses nilang tinangka na mabawi yung loyalty ng mga Indio. May parte sa kasaysayan natin noong 19th century na ilang beses silang nagpatupad ng mga pagbabago. Diba? Katulad ng pagtatalaga kay Narciso Claveria bilang gobernador general at ipinatupad niya yung sa apelyido ng mga Pilipino, 'di ba, nag-implement na at naglabas ng katalogo kung saan ito lamang yung pwedeng sundin na apelyido sa isang angkan. Kung iyong iisipin yung batas na ito na ipinatupad ni Claveria tungkol sa apelyido ay naglalayo na magpatupad ng kaayusan. At maipakita sa mga tao, sa mga Indio, yung makuha yung loyalty nila. Ganon din yung panahon ni Carlos Maria de la Torre. Diba? Isang halimbawa din yun, yung panahon niya, para maipakita na at mabawi. Mabawi yung loyalty ng mga tao, maramdam sa kanila na yung gobyerno ay may pakialam sa human rights. May pakialam sa tao. Diba? So, sa case na ito ng, balikan natin, sa case ng Latin America, yung Second Conquest of America ay pagtangka ng Spain at ng Portugal na magpatupad ng mga reforma para makuha ulit yung loob ng mga tao. Diba? So, pero sa mga reforma na ito, binanggit ni Professor Bayona na pangunahing naapektuhan yung mga Friole at yung mga indigenous people. Sa binanggit pa ni Professor Bayona, pinunto niya na yung real threat sa posisyon ng mga peninsulares at ng mga Kastila in general ay yung mga Kriole talaga. Kasi ilang dekada at henerasyon na sila yung namumuno sa mga, kumbaga may control, not necessarily namumuno dahil nariyan pa rin naman yung hari, yung reyna, yung viceroy
para siyang magpatupad ng mga batas. Pero sa mga sisimbahan at may control sa ekonomiya at politika sa mga bayan, sa mga pueblo, Krioli talaga yung may yung naglalasap ng ganong pribilehiyo, ng ganong control. So, ang reforma sa halip na pagbabago at pumabor sa Espanya at Portugal, ito pa ay nagsilbing, kumbaga, great, it's a great instability. Kumbaga, na-provoke pa yung ugnayan ng mga katutubo ng mga slaves at ng mga namumuno. So dumako tayo dun sa mga pag-alsa na naganap. May binanggit si Professor Bayona na dati ay napag-usapan na natin. Una dito yung The Great Rebellion ni Tupac Amaru. Tungkol ito saan? Miss... Miss Patricia? Miss Paras Ana Patricia? Nandito pa ba? Or hindi na nag-enroll? Rosario Emerson? Nandito pa ba? Rosario Emerson? Wala. Emerson Naga, Trisha Naga. Sa panahon na ito ng mid-18th century, pinunto ni Professor Bayona na may tatlong mahalagang pag-aklas ang naganap. Yung isa halos start na ng 19th century. Ano yung mga pag-aklas na ito? Tungkol saan? At ano yung impact nito? Naga? Oh, wala. Wala din si Trisha. Sir? Minjola, andito ba? Minjola Sofia? Andito si Minjola Sofia? Wala rin. Minjola Sofia, sir, wala. Sir, yung kasalita? Celis? Yes, sir. Volunteer lang po. Try lang po. Okay. Binanggit po isa sa mga... isa po sa mga rebellion na nabanggit po, kagaya po nung sabi nyo, yung kay Tupac Amaru po. And as far as I can remember po sa previous lecture natin, isa, may kinalaman po siya sa karapatan po ng mga indigenous people. And as far as I can remember nga po nabanggit na si Tupac Amaru po, tinatrace niya po yung parang yung ancestry niya sa dating mga namumuno sa Inca Empire. Tapos yung implication po ng rebellion niya, basically ang intention po ng mga Spaniards is to inflict fear po para doon sa mga susubukang gayahin yung ginawa ni Tupac Amaru. But instead of fear, mas lalo pong nabuhayan ng loob yung mga indigenous people para labanan yung oppressive Spanish government po. Correct. So, in terms of impact, ano yung naidulot nito? According to Professor Bayona, it's the uprising made by Tupac Amaru is a failure. Pero ano yung impact nito? Kumbaga po kahit po failure po siya, nasundan po siya ng iba pang mga rebellion, kumbaga parang start lang po siya ng mga sumunod pang rebellion ng mga indigenous people.
Correct. So, kagayang sinabi mo nga, sa halip na matakot, di ba, may mga na-inspire pa. So, nabanggit natin dun sa nung diniscuss natin ito na hanggang sa 20th century ay may mga revolt sa Latin America na itinuturing na inspired doon sa uprising na ito ni Tupac Amaru. Ano pa? Maliban sa revolt ni or rebellion ni Tupac Amaru, ano pa yung dalawang pag-aaklas na nangyari noong mid-18th century? Sales. Okay. Hernandez, nandito ba? Wala. Hernandez Ranella, Luis, nandito ba? Wala si Hernandez. How about Gutierrez, Angelica? Tinatawag ko lang muna yung mga hindi ko pa natawag. Gutierrez, wala? Wala rin? Angelica, okay. How about Dones, Nicole? Wala rin si Dones? Andito po. Okay, Donis. Miss Donis. Isa po sa naalala ko po is yung uprising po sa Haiti. Yeah. Ano po siya? Parang simmering conflict po between races, yung whites and blacks po. Tapos parang meron pong revolt sa mga enslaved people po. Na parang yung revolt po na yun is about po sa pagpapalaya po sa mga pakikipaglaban po para sa equal rights po. Pero naalala ko po ano parang yung... ay sige po. Pero parang naalala ko po sa so, parang sige, may nabanggit po si Professor Bayona na parang hindi po nila alam kung ano po yung exacting meaning po ng equality. Kasi parang meron po yung mga Brazilian, gusto po nila parang palayain yung mga ibang Brazilian sa slavery, while yung mga African naman po is meron po sila as mga slaves. Ganun po. Okay, ang Haiti ay former colony ng France. So at that time, maraming mga slaves. Yung iba dito ay from Africa. So for a time na parang nag-vanish yung mga katutubo sa Haiti until mapalitan sila ng mga slaves from Africa. So, later on, sa kwento, syempre yung mga inequality, yung mga issue na parang pare-pareho sila ng karanasan is, at marami yung bilang nila kumpara sa mga namumuno o nagmamanto sa kanila. Binanggit ni Professor Bayona na kahit magkakaiba sila ng ipinaglalaban, pero since lahat sila ay mga slaves, sila ay nagsama-sama para matalo at ma-overthrow yung mga princess, yung France. And dahil doon, naging matagumpay sila at tinuturing na of the three rebellions or uprisings presented in the lecture of Professor Bayona, ito lamang yung successful, yung Haitian Revolution or Uprising.
dahil na rin nga doon sa pagsasama-sama o pagtitipon, pagsasama-sama ng mga slaves. So yung Haiti ay itinuturing na kauna-unahang colony o at bansa na itinatag ng mga slaves. Doon sa discussion ni Professor Bayona, binanggit niya yung pangalan, hindi ko rin alam ko hindi tama yung pronunciation ko doon, pero siya yung has nangibabaw bilang leader ng revolusyon. So ayon kay, basahin natin yung ilang mga comment and added information ng mga kaklase ninyo. Ayon kay Ivan, ito yung pagsasama-sama ng slave people, Black, Indians, Creoles, yes. Laban sa mga recipient ng Bourbon reforms. For a time, if I'm not mistaken, yung Spain at France ay naging ally, tama ba? Paki-correct na lang ako, pero yun yung sa recollection ko, naging ally, kaya naging naapektuhan din ng Bourbon reforms yung mga colony ng France sa Latin America. So tama yung binanggit dito nga na... Yes, thank you. Thank you, Celis. So yung pag-asa ni pwersa ng mga enslaved people, correct yun? Parang kasi syempre may iba't iba silang ano eh, di ba? Ang Creole, may iba silang goal. Iba din yung motivation ng rebellion ng mga slaves. Kasi ang mga Creole, hindi naman natin sila matawag na slaves. Syempre iba din yung goal ng mga Black and ng mga Indians. Pero bilang lahat sila ay, kumbaga nga, may naghahari sa kanila, may nangibabaw sa kanila, may namumuno sa kanila, nagsanip pa rin siya na lang sila para patalsikin nun. So ayon kay Angelo Flores, the Haiti Rebellion was the first successfully abolished slavery. Yeah, that's a good point. Ayon kay Ms. Taoy, ilan po sa mga political aims? Okay, binanggit niya si Tupac Amaro, ipapatalsik po yung mga corrupt Spaniards, abolish yung makatarungan taxes. Dagdag pa rito, di ba, dun sa discussion natin dati, part ng execution ni Tupac Amaro, yung sa harap niya, pinatay yung kanyang asawa at mga kamag-anak. Tapos pinugutan siya ng ulo, yung ilang parte ng katawan niya ay, di ba, parang prinosesyon at dinalas iba't ibang lugar. Parang ayon kay Mr. Celis yata kanina, para magsilbing ang babala, di ba, matakot yung mga tao at huwag tularan yung tulad niya. Ito rin yata, di ba, yung may isa tayong parang picture na yung ano niya, yung kamay, yung braso, yung paa niya ay may nakatali at hinila ng mga kabayo, di ba? At pirapiraso. Yes, si Tupac Amaro din yun. Binanggit dito naman ni Mr. Angelo Sunga, sa tatlong revolution, yung Haitian Revolution naging success na-achieve yung goal nila. That's correct. Ano yung against written? Hindi ko, ano yun, yung point from Mr. Celis. Anyway, so yun, so, yung isa pang uprising, yung ang kay Tierra Dientes, yung tawag dito, yung dentist, yung, yes, yung dentist yata yun, si Tierra Dientes. Failed din yung kanyang uprising, pero yung impact din nga nun is nakatulong. So, nakasentro sa Brazil yung kay Tierra Dientes. Tinuturing siyang national hero ng Brazil. Ano pa yung ilang mga punto dito? Malaking bagay din. Okay? Ayon kay Mr. Camacho, makita rin sa dalawang pag-aklas, ibinati sa mga kilalang pag-aklas tulad ng French Revolution at Independence Movement. Yes,
kasi nga yung susunod din na topic, if I'm not mistaken, yung or susunod pa pala, malaki yung impluwensya ng Napoleonic Wars at yung French Revolution. Tama ito, Mr. Dave Camacho. Yung rebellion and even yung mga ideas ng mga Kriole, napakiramdam nga nila na sila na yung pinupunterya nung reforma ay dulot nung mga ideas during and after the French Revolution and Napoleonic Wars. May discussion doon si Professor Bayona later kung kaya pa ng oras, pag-usapan natin. Pero yon, tama yung sinabi ni Dave. Okay. So, sa Pilipinas, alam din natin na malaking factor at yung impact sa pagkamit natin ng kalayaan ng mga rebellion. Although, mahaba, marami din ang maraming bilang, at sa mga bilang na iyon ay may mga nagtagumpay, yung iba ay pangbayan o kaya pangprobinsya. Pero alam natin na yung mga rebellion ay naka-apekto para mamulat yung mga tao. Iba't ibang mga movement at iba't ibang mga organisasyon ang nag-paved way para mamulat ang mga tao hanggang sa makamit yung kalayaan. So ganun din yung sa case ng natin Amerika. Kumbaga foremost uprisings yung binanggit sa Haiti, sa Brazil kay Tiradentes, at sa Peru, Bolivia, Argentina naman yung kay Tupac Amaru. So ayon kay Professor Bayona, grievances against Bourbon and Pombalet reforms cut across race and class. So wala nang pipili. Diba yung binanggit nga kanina dun sa sinong nagsumagot noon? Binanggit ni Ivan Philip de los Reyes na mga Black Indians, Creole, ay nagsanib puwersa. However, interclass and interracial solidarity were extremely brittle and their political projects could be at each other's expense. Haitian Revolution, only successful of the three uprisings, as it completely overthrew of white slaving, oligarchy, and abolition of slavery, as mentioned by Mr. Sunga Angelo nga. Extreme anxiety for white oligarchs throughout the Americas. Siyempre, bilang, kasi may ano yun eh, may epekto din sa ekonomiya, sa politika, yung sunod-sunod na mga uprisings. Ilang libo yung namatay sa case ng Tupac Amaru uprising. 1,000 kung based dun sa 100,000 yung namatay dun sa the Great Rebellion ni Tupac Amaru II. Diba syempre yung mga oligarkiya, mga negosyante ay syempre nagdulot sa kanila yon ng anxiety. Kasi nga medyo may instability, may discontent. So pag-usapan naman natin yung pinupunto din dito ni ito na nga, ito pala yung kasunod, tama nga. Yung French Revolution, as mentioned by Mr. Camacho kanina sa chat, na yung pagkamulat. Siyempre, hindi ito basta like panaginip o isang araw na lamang ay nagising yung mga slaves, yung mga kriole para lumaban. Siyempre, ito ay proseso. As part of the introduction of Professor Bayona, he mentioned that the independence of Latin America is a process. And part of that process are the effects or impacts of French Revolution and Napoleonic Wars. Yung mga ideas sa sitwasyon na yon, sa period na yon ay nakarating sa Latin America. Diba? Kung maalala nyo sa kasaysayan ng Pilipinas, yung mga libro,
yung mga pamphlet, yung mga newspaper articles na nag-circulate, nalathala, o kaya naisama sa mga, tawag dito, mga barko, ay nakarating sa Pilipinas at nabasa ng mga estudyante. So, ganun din yung case sa Latin America. Basahin natin yung comment. Pinagtibay po ayon kay Mr. Celis, pinagtibay po talaga ng First Revolution and liberal ideas, yes, ng Europe at ng Amerika. So, yung mga ideas ni na Jean-Jacques Rousseau, Adam Smith, talagang nagbigay ng bagong timpla at kaisipan sa mga tao. According kay Ms. Baluyot, the Napoleonic Wars had greatly affected Spanish colonies kasi po may pakita sa slaves and Creoles the Spanish rule or the monarchy is gone. Kumbaga mahina na. Kumbaga through Napoleonic Wars and French Revolution na iparating sa mga colonies na mahina na, kinakalawang na, pabagsak na yung Spanish rule. Kaya nabigyan sila ng hope to gain their freedom and independence. Correct. So, as part of Latin American independence, sinasabi niya ni Professor Bayona na malaking bagay yung, malaking influence rather, yung Napoleonic Wars and French Revolution. At dun sa panahon na ito nga, yung paglitaw ng mga philosophies and various ideas, mga liberal ideas, and even the Spain and Portugal states ay nahamon, na-challenge dito sa mga liberal ideas na ito. Yung monarchy ay for a time naging humina yung pundasyon. Kasi unti-unti may mga republic napalitan for a time ng republic form of government, 'di ba? Yung sistema ng pamahalaan. Binanggit din dito na ayun nga yung abdications of the Bourbons in Bayona, flight of the Braganza to Brazil. So, makikita na yung hari mismo, yung crown, yung Spain at Portugal na ay talagang umina na sa paglisan, pagtakas ng mga leader nila papunta sa kolonya. And sa ganun, ano yung mangyayari? Kasi walang namumuno, walang hari, walang reyna, so junta. Tinanggit ni Professor Bayona yung junta. So, yung mga tao mismo pumili among themselves kung sino yung pwede umupo at bumuo ng, kumbaga sa mga komite yung junta para siyang magpapatupad ng kaayusan. Kasi nga, kumbaga humina yung kapangyarihan ng monarkiya in a sense, sa patalsik at bumaba sa pwesto yung hari o reyna. So, kaya na riyan yung mga juntas. And sa Spain, nakabuo sila ng konstitusyon na kumikilala sa iba't ibang karapatan. Karapatang pantao, pagkilala sa karapatan ng bawat isa na pwedeng mamuno kahit sino sa isang bayan. Hindi nila nanggagaling sa isang pamilya. Pero yun nga, sa part ng nakapekto din talaga, hindi lamang yung power and yung pag-asahan ni pwersa ng mga slaves, mga kriole ang nagpatalsik at nagresulta sa kalayaan. So yung mga isyung pangloob sa Spain at Portugal ay malaking bagay din yun. Kasi may mga tensyon na eh. Maraming mga tensyon sa loob ng kolonya, sa loob ng estado at ng kaharian
ganun din yung mga iba't ibang mga external events ay naka-apekto talaga para yung mahigit 300 taong pamayagpag ng kaharian ay unti-unting mawala sa kanila yung kapangyarihan at makalaya nga yung mga bansa sa Latin America. Any questions so far? Any comment? Ano pa ba? Any comment? Question? Pura naman so far. Okay, naka 1 hour na tayo. Any comment? Wala pa naman. Nandiyan pa ba? Wala na. Dito pa po, sir. So, sinasabi ni Professor Bayona na Latin American independence in large measure triggered by the events of the Napoleonic Wars. Despite some alternate unrest and rebellion, the independence movements end up co-opted by the elites. Post-Latin American independence ended up upholding the same economic and social hierarchies of the colonial period. So, sa part ng post-coloniality is yung impluensya pa din naman ng Spanish and Portuguese Empire sa mga nakalayang bansa. So yun yung isang punto ni Professor Bayona. Okay, itutuloy natin next meeting para mas mabasa nyo pa yung ibang slide at yung iba ay makasagot kasi sayang naman. Mababay na kukuha ng iba. Tanong ni Ms. Flory, may mga source readings pa sa inyo ba pakita ng epekto nito sa Pilipinas? Yung mga nabanggit po ba na revolutions or events? Yes. Sa pag-aalan natin ng kasaysayan ng isang bansa, hindi laging yung internal factors yung ginagamit natin sources. Dapat din natin tingnan yung external factors or events. Like, kung ano yung nangyari sa Spain. Yung political distress and discontent sa Spain ay naka-apekto sa kasaysayan ng Pilipinas. More particularly, noong 19th century, by the time na yung Latin Americans like yung Mexico na malaki yung dependence ng Spain sa kanya in terms of trade relations, in terms of economy, pumina ito na maging independent ang Mexico. So as a result, yung economy na meron dati ang Spain sa Mexico ay makakaapekto ito sa kung paano yung mga pulisiya niya sa Pilipinas. Kasi kung tatandaan nyo, yung galleon trading. Di ba? Ang galleon trading is between Acapulco, Mexico, Manila, and Manila, Cavite, Philippines. So by the time na naging independent country ang Mexico, malaking pagkalugi ang idunulot nito sa Espanya. So as a result, kailangan unti-unting buksan ang Pilipinas sa foreign relations, sa international trading. Kaya by 19th century, binuksan ang Iloilo, ang Cebu, ang Zamboanga, ang Maynila, ang Pampanga, ang Cavite sa international trading. That's one good example, Ms. Flory, para makita natin yung epekto nun sa Pilipinas. So, yung nangyari sa Spain, yung pagbagsak, yung political instability nito at pagkawala ng kolonya, naka-apekto yun sa Pilipinas. Yan yung isang example. So, ganun din yung mga dahil din sa politika, pabago-bago, di ba, yung mga governor general, yung treatment nila. Example, iba yung policies ni
ni Carlos Maria de la Torre at si sino yung isa may yung sinundan niya mismo. There's one bad guy. Ano, nakalimutan ko yung pangalan niya. Si General Izquierdo po. Yeah, ha? Si General Rafael de Izquierdo po. Yes, yeah, that's him. Rafael de Izquierdo, yung nagpatong, tinanggal niya yung mga privileges ng mga sundalo sa Cavite. Yes po. Apa, na nag-resulto to Cavite. Yes po. Very good. Very good. Tama yun. So magkasunod yung administration nila and yet magkaiba yung pamamalakad nila. So that's another example para makita nyo yung epekto ng political instability sa Spain. Yung epekto nito sa Pilipinas. So hindi natin inaaral lamang yung kasaysayan natin based on, I mean internally. So tinitindin din para maunawaan natin yung naging policies ng Spain sa Pilipinas. Check din natin yung external factors and mismo yung events, excuse me, sa Spain. Ah yes, ito na yung nabanggit. Yung nabanggit para to Ms. Flory, yung tungkol sa dependence in terms of trading. Yes, sa revolution and event at iba pa. Thank you, Mr. Sunga din. Esquerdo. Rafael de Esquerdo. Diba? Any other comment? So itutuloy natin next meeting. So mag-start tayo doon sa... Saan ba tayo mag-start? Basta after nung Latin American independence. Kumbaga, European context. Doon tayo mag-start next meeting for the recitation. So ganito ulit yung setup. Any other comment, question, clarification? Wala naman. So, I think yun muna ngayong gabi. So, para makapagpahinga din. More than 1 hour na rin naman in discussion natin. So, yun lang muna. Ingat tayong lahat. Medyo tumataas na naman ang cases. Kaya mas triple ang pag-iingat. Ayun lang. Thank you. Kung wala kayong pahinga.